Good morning mga tropa. Meron tayo ngayong gagawin ngayon. So pero sa 4x4 to. So ang kaso niya is no start condition siya. So, ayaw niyang ano, restricted daw yung pasok ng fuel sa main jet sa ano. So pag pinump mo siya, ipapasok na gas na lumalabas sa plunger, aandar siya. Pero ayaw niya mag-minor, ayaw niya magtuloy, talagang no start condition. So ang possibility ko nito is restricted yung ano, baradong-barado to. So subject for overhaul na to ng carburetor. So i-double check din natin yung mga ano niya, mga pinanggagaling fuel supply para sigurado. Ayan mga tropa, nakalas na natin yung carb, yung air horn. So kagaya raad sa other video, hindi natin hinayaan tumuob para makita natin yung laman ng gasolina sa float valve. So na-check na namin yung idle solenoid niya kanina bago kalasin. So namamatay pa rin siya kagaya other video, pinirahan. Oo nga. Tapos ayan, so nakita nyo napakadumi. So ito yung cause kung bakit nagbabara siya. Ayan o. Oh. Ayan mga tropa. So yun na yan. Ayan. Kita nyo napakarami o. Oh. Sa loob. Ayan. So yun. Andun ang jetting. So yun yung bumabara doon sa jetting. So yun yung possible cause. Ba't walang lumalabas dito. So ayan. Kakawakawin ko. Napakadumi. Ng float bowl. Yun. Ang kaso nyan. So ayan mga tropa. So mga tropa, dito nga pala tayo sa Allan Auto Works. Ando po si Michael Christian, nagagawa po ng ihawan. Dito naman po si Allan, nagagawa ng grills ng Perosa. Ayan mga tropa. So mga tropa, alasin muna natin to. Inisin muna natin to. So ayan mga tropa. So nalinis na namin yan. Kalas na natin. Ayan, kalas-kalas na yung carb natin. So kapag nilinis natin to, ayan, hindi pwede yung labas lang ha. So lilinisin pa natin ng carb cleaner yan. Binalawan na natin yung mga butas-butas nya. So hindi importante yung labas, ang importante, mas importante yung loob. So sprayan natin yung mga butas, titignan natin kung mga nagana ba, walang bara, kasi mas importante yung loob nyan. Linis ka nga ng labas, di mo naman nilinis yung loob, wala rin yan, di rin magpapunction ng ayos. To, so yung mga main barrel, ayan tropa, main barrel, i-sprayan yan. Ito yung sa tinatawag na power valve sa power jet. Ayan, i-sprayan din yan. Ito yung sa plunger, sa nozzle ng plunger, ayan. Ito yung buta sa idle solenoid, i-sprayan yan. Ito sa may gilid, yung pinagkakabitan na yung main, primary jet, main jet, i-sprayan. So pag sa minor naman, itong mga, ayan, nakita nyo may maliit na butas yan sa gilid. Ayun o, yung butas na yun, i-sprayan din yun ng carb cleaner, kaya lumabas yun. Yun yung sa, dito pag sa minor, dito kayo magpo-focus sa baba. Ito mga nagbabara, ayan. Sa idle mixture screw, ayan, ito na. Butas siya, ayan. I-sprayan yun. Mga port, mga ano ng hangin, ayan. I-sprayan yung tropa. Sa fibra, i-sprayan din para ano, air horn. Sa power valve, ayan. I-sprayan. Then kung may nalabas sa kanya, kasi yan eh, may hangin niya, naangat yan eh. Baka may para yung butas niya. Ayan, dapat dito yan. Ilalabas doon. Pagka hinigup nyo, maangat yan. Dito, magkatugon yan. Dito, tsaka dito. Spray nya mga tropa. So, ayan. Sprayan ko muna ng mabilisan ng carb cleaner to. So, may naging issue kami dito eh. So, ito kasi, pamperosa 4x4. Ano tinanggal namin? So, mahirap maghanap ng repair kit nito, hindi kasukat ng mga 4K, ha? Baka
Akala nyo mga tropa eh simple lang to. So pagka iningatan ko mga gasket niya kasi nga hindi yun, iba yung mga butas, di ba? Mas maliit. Maliit siya oh. Yun sa 4K. Sala na, di ba? Dito, yung doon niya, sala butas. So, ito pang 4K ito, K-Series. Ito pang Perosa. 4x4. So, hindi ubra. So, ang gagawin namin dito, mahirap maghanap kasi ng ano, gagawa na lang namin to. So, meron kaming sa gasket. Medyo matagal na proseso, pero talagang ganon. Eh, wala na kaming other option kundi yun na lang. Lalagyan namin ng ibang, gagawa namin ng ibang gasket to. Ayan mga tropa, so ginagawa namin ng ginagawa ko ng gasket yan. So mga tropa, yung technique namin yan, pag nagmamadali kami sa gasket, ipitan lang namin yan. Walang kayo ng yabe, baka wala kayong technique na ganito eh. Pupukpukin nyo lang yung edges. Kumawa, yun yung edge ng ano, para bumira. Kaganyanin nyo lang yan, ha. Pag pinukpok nyo yung gano'n, kakapakapain nyo lang yan, mga tropa. Nakita nyo. Mabakat siya. Ngayon lang, tropa, mga technique dyan. Baka hindi nyo pa alam yung ganyan technique, eh. Pukpukin nyo lang yung edge. Sakto yan. So ito, nakita nyo. Nungumbog na siya. Sa kabila, ganun din. Yun lang ang technique din pag may gawa ng gasket, mga tropa. Baka kasi hindi nyo pa alam yung ganyang technique ang mabilisan. Nga pala, wala sa libro yan. Wala sa libro yan, mga tropa. Ayan. Madali kayo. Ayan. Kasi mag-trace-trace pa kayo, mag-guhit-guhit pa kayo. Ayan. May gasket na tayo, mga tropa. Putasan ko na lang yung, kakapain ko na lang yung mga butas sa likod. Yun, tasan ko na lang yun, tsaka yun, diba? Tropa, nalinis na natin yung ano kanina, yung mga butas sa karburador. So ang ayusin natin ngayon is lilinisin pala natin, sorry, yung mga venturi naman, mga butas nito kailangan natin linisin para ma-sure natin na hindi nagbabara. So carb cleaner na rin natin, ano, ingat lang mga tropa ha, mga carb cleaner yan. Ito ko ginagawa ko, ginaganyan ko yan para makita ko kung nagana talaga siya. Ano yung butas niya. I-sprayan ko yan. Ito natatanggal naman to. At lang at baka maano kayo sa mga. So yan. So,
ako talaga yan. Para sigurado ako na sa injury, in-spray ako din ganyan. Kailangan lumabas siya dun sa may lalim. Talaga na gumagana. So yung mga tropa, spray natin yung mga jet. Linisin natin tropa yung mga jettings, mga butas ng carb. So bubuhin mo na muna to. Bilisan. Nakagawa na rin tayo ng gasket. Improvise gasket. Yan. Kaya mga katropa, nabuo na natin ang carburetor. Ayan. Nilinis ko na rin itong fibra. Kapal na ang fibra niya, no? Ng base plate. So, kakabit na lang natin to. So, hindi ko kinabit pa yung kanyang plunger arm. Kasi pagka nilagay ko sa akin, tinatamaan. So, mamaya ako na ikakabit. Pag naiturnin ko kasi sa gabal eh. Pag nagsigpit tayo sa base plate. Ayan. Tinesting ko na rin yung kanyang solenoid. So, kakabit ko na rin to. Nagana, buo pa naman siya. Ayan. So, abangan natin. At ito ay maikabit na dun sa Aperosa. Ayan po mga tropa, ang ating output ngayon. So, nasa, ayan, hindi kita ay medyo maaraw. Ayan ba yung RPM ngayon po? Medyo maaraw lang, nasa 800 RPM siya mga kaibigan. Ayan po, kinabit na po natin yung ating carburetor. Ayan, tinuno na rin po natin yan. Para nyo na, pinong-pino andar. Ayan. Ayan mga tropa, pagka nga pala nag-overhaul ng carburetor, so much better magpalit na rin ng fuel filter. So, lalo na't gano'n na ang kaso, kanina niya maraming luminary pa sa loob, so nakakapasok na yun sa fuel filter, kaya papapidalta na rin namin yung fuel filter. Kasi sayang yung overhaul, kung hindi niyo papalta ng fuel filter, mapaparahan na naman siya. Paglolo ko na naman ang carburetor. So much better siguro kung, kasi galing to sa na-stock to eh, yung mga stock na ganito, yung ating tangke, i-de-drain na rin, subject for drain na rin, siguro marami na rin yung tangke ng gas, kaya nagdudumi yung gasolina niya. So yung mga tropa, output natin ngayon. So, ito nyo naman, galit, walang palyo, pinong-pino, nandar. Mga tropa, subscribe and like na lang sa ating YouTube channel, Sir Mac Garage.